What's up YouTube? So ngayon ang gagawin natin, magpapalit ako ng fluids. So ang una kong papalitan ngayon, itong clutch fluid, brake fluid. Tapos medyo matagal-tagal pa ng konti yung coolant tsaka steering. So ito muna tayong dalawa. Actually hindi pa rin dapat nga ngayon papalitan, kaya lang kung makikita nyo kasi sobrang itim na ng brake fluid tsaka clutch fluid. So nag-decide ako na palitan na rin sila, kasi based sa manual lang, pagpalit ng clutch tsaka brake fluid every 30,000 kilometers. Pero wala pa naman akong 30,000 kilometers since nung nagpalit ako, pero papalitan ko na rin. So pasilip ko na sa inyo yung loob ng clutch fluid. So ayan, maitim na siya. So mas maganda talagang palitan na natin na tayo magtipid. Same din yung brake fluid. Ayan. Hindi pa naman ganun ka dumi talaga, pero sunog, may sunog na rin siya. So gusto ko na rin siyang palitan. Actually ito, synthetic naman tong brake fluid ko, pero papalitan ko na rin. Ito gagamitin ko sa clutch fluid, mga sir. Actually matagal na to, nabili ko sa Shell. And so DOT 3, itong gagamitin natin pampalit dun sa clutch fluid. Di ko pa naman nabubuksan to, so okay pa to. And then ito yung ginagamit ko. Ito yung pinangihigop ko sa brake fluid dun sa reserve, sa reservoir. And then sya na rin yung ginagamit ko pang bleed. Madali lang naman to. So kahit na anong plastic bottle pwede nyong gamitin. Itong hose na to, ito yung sa aquarium. So binutasan ko lang siya, and then nilagyan ko ng ano ba to, silicone na sealant para walang hangin na papasok. And then ayan, siguraduhin lang natin na yung dulo ng hose nakababad sa brake fluid, para kung sakaling bumalik man, brake fluid pa rin may higop, hindi hangin, para hindi tayo mahirapan sa pagbi-bleed ng system. Ngayon mga sir, every time na magpapalit tayo ng brake fluid, kasi ang brake fluid kumakain ng pintura yan, malakas makasira ng pintura. So protektahan lang natin to, para sigurado kung sakaling may tumulo man o ano, hindi tatamaan yung pintura natin. So, ganun din ginawa ko, binulutan ko na doon ng basahan para kung may tumulo sa ilalim, hindi rin masira yung pintura. Ngayon ang gagawin ko, higupin ko muna lahat ng laman ng reservoir ng clutch fluid gamit to. So ang gagawin lang naman, pepress lang natin to. And then pag binitawan yan, higupin niya na yung papasok yung fluid sa loob. So hanggang sa maubos, and then lilinisin natin yung reservoir para mas maganda tignan. So ayan mga sir, so kung makikita nyo, medyo binaba ko para mas mabilis yung pagbaba ng fluid. And then ayan, hinihigop nyo na yung fluid palabas ng reservoir. So hintay na lang nating maubos. So ito mga sir, ayan, yun yung nakuha nating clutch fluid. So hindi ko malaman kung itim ba yan o green, pero madumi na. Ayan. Okay, ngayon mga sir, lilinisin natin yung loob ng reservoir. Ngayon pag lilinisin natin ito, gumamit tayo ng basahan or paper towel. Huwag yung mga tissue na madaling mapunit, kasi baka may maiwang mga residue, maka-apekto pa yun. So kailangan matibay yung gagamitin natin paper towel. Kung walang paper towel, basahan na malinis, okay na yun. So natanggal ko na naman mostly yung mga naiwang fluid. So malinis na siya, and then siguraduhin rin na walang naiwang papel or tissue or kahit anuman bago natin lagyan. Okay, so lagyan ko na siya ngayon ng brake fluid. So ito yung brake fluid nilalagay natin, binili ko sa Shell.
So nakikita nyo yung pagkakaiba mga sir, di ba, yung diferensya nung old fluid. So ayan yung kulay ng old fluid and then yan yung bago. So napakalayo ng diferensya niya. Ngayon, pinuno ko muna siya, sinobrahan ko sa maximum kasi bibleed pa natin to sa ilalim eh. Mababawasan pa yan, so kaya damihan muna natin. Then nung naglagay ako ng brake fluid, kung nakikita nyo yung parang dumi na yun, actually ano yun, residue yan ng lumang fluid na galing sa ilalim na binuhusan ko. Medyo umangat. Pero don't worry, lalabas din naman yan once na nag-bleed na tayo sa ilalim. Kasi, so pag habang nag-bleed tayo sa ilalim, siguraduhin nyo rin na bantayan tong reservoir kasi baka maubusan to, papasukin ng hangin. Kaya pumunta sa ilalim, medyo buksan lang natin tong reservoir para yung hangin itulak niya pababa yung fluid. So ito na yung hihigaan ko papunta sa ilalim para ma-flush natin yung mga lumang fluid palabas. Ituturo ko sa inyo. Pero bago tayo pumunta sa ilalim, pakita ko muna to. So ang itatry kong gawin is yung one man bleed para hindi na tayo kumuha ng kasama para umapak dun sa clutch pedal para lumabas yung mga fluid. So tignan natin kung pwedeng gravity na lang na kung pag nilagyan natin ng hose tapos binuksan yung bleeder valve kung sanang lalabas yung fluid. Ngayon kung hindi, tatry natin siyang higupin gamit to. Ito yung luma kong sprayer. So titignan natin. Ngayon kung hindi gagana, andyan naman si Mrs. So ito na lang yung patulungin natin mag-apak ng clutch pedal. So ito yun mga sir. So ito, andito tayo ngayon sa may driver side. Ito, ito yung slave cylinder. So dyan natin i-bleed yung, or dyan natin ipa-flush yung lumang fluid. Kailangan lang natin luwagan tong valve na to para, yan, so dyan siya lalabas. Yan, medyo masikip dito sa ilalim mga sir, pero okay naman. Ngayon kung gusto nyo i-jack, pwede naman, mas madali, pero ako, okay na sa akin to. So ayan, naikabit ko na yung hose. So bubuksan na natin yung valve para palabasin yung lumang fluid. Ang kailangan natin dito is 10 mm wrench. So lumalabas naman siya. So ganyan na lang. Hindi na natin papak yung clutch pedal. Ayan. Makikita niyo, lumalabas na siya. So antayin na lang natin din. Napuro magandang fluid. Pero check natin yung level ng fluid sa harap. So ayan, bumaba na siya mga sir. Top up natin para hindi pasukan ng hangin. So ayun, ganun lang mga sir ang pagbibleed ng ayan, yung mga old fluid na nakuha natin, ayan na siya. So makikita nyo yung huling lumalabas sa kanya, ayan, malinaw na lumabas na lahat ng old fluid. So ganun lang kadali magbleed ng clutch mga sir. Then siguraduhin lang natin mahigpit to. Ay, wala nang hangin na lumalabas, so pwede nang isara. Max level na. Check natin yung pedal. Ayan, okay naman yung pedal natin, wala naman nagbago. So kung sakaling halimbawa lumambot or may kakaiba kayong feeling sa pagpress ng pedal, ang gagawin nyo, i-bleed nyo, ibig sabihin may nakapasok na hangin sa system. Pero since sa atin wala naman, kaya okay to. So ayan siya mga sir.
yung nakuha natin sa ilalim, pero may halo na rin bagong fluid yan, kaya medyo malinaw-linaw na. Pero yan pa rin yung andyan na yung lumang mga fluid. Okay. Na test drive ko na siya. Okay naman yung clutch pedal natin, wala naman nagbago, hindi tumigas, hindi rin malambot, so okay lang. And then fluid natin, ayan, hindi naman nagbago, okay pa din, so okay na tayo sa clutch fluid. So ganun lang kadali magpalit ng clutch fluid, mga sir. Okay, so next video naman, papakita ko sa inyo kung paano natin lilinisin or papalitan tong brake fluid. So ipa-flush natin siya sa apat na gulong.